Mas pinadali na ang pagproseso ng dokumento para sa mga Pilipinong gustong magtrabaho sa mga cruise ships. Ito ay matapos buksan ang isang recruitment hub sa Pasay para sa mga seafarers. May ulat si Kenneth Pasciente. Pinangunahan ni First Lady Liza Marcos ang pagbubukas ng isang recruitment hub sa Pasay City para sa mga seafarer. Magiging mas madali na ang pagproseso ng mga dokumento ng mga crew member ng Carnival Cruise Line dahil sa UPL Carnival Member Center. Bukod dyan, magsisilbi rin itong recruitment hub sa mga nais magtrabaho sa cruise ship. For the 200,000 approximately seafarers that work within the cruise industry, it's not just the employment of those on board. It's the families, it's the communities, and everything they bring back to the Filipino nation. Hakbang na rin ito upang matugunan ang lumalaking demand ng mga seafarer ngayong umaarangkada na muli ang global cruise industry mula sa pandemya. Lalo't isa ang Pilipinas sa mga pangunahing pinagmumulan ng manpower ng cruise line. We are expecting more and more ships, especially now na there's bumabalik na uli yung negosyo ng cruise industry. So we have more and more ships arriving and being eventually deployed. So we need more Filipino seafarers and we need a hub wherein we can actually recruit more and more Filipinos on board. It's smooth, ibig sabihin, yung spacious, malawak para sa amin at maganda yung servisyo. Tiniyak naman ng Philippine Merchant Marine Academy na tuloy ang kanilang pagsisikap na makapag-produce ng mga Filipino crew officer at seafarers. Lalo't tinatayang nasa 75,000 na tripulanteng Pinoy ang kailangan ng naturang cruise line. At the marching order of the President is to ensure that we are globally competitive, that we are producing what the industry needs. Kenneth Pasciente, para sa Bayan.